Meron po tayong tatlong tips para mag-develop ng healthy study habits, no? Kasi ang study habits, ito yung nagkokonekta ng school sa ating bahay, no? So dapat yung pag-uugali na mas responsable yung bata sa kanyang pag-aaral. So yung gusto nating i-develop, ma-empower yung ating learners, no? Na mag-aral mag-isa, na pwede mo na siyang pabayaan kasi may habit na siya, may pag-uugali na siya. Yung una, maganda po kung may notebook siya ng mga task na kailangan gawin. So kung mas bata po, magandang si teacher yung magsulat nun. Kung mas matandang bata, mas maganda yung bata ang turuan magsulat ng ano yung mga assignment, ano yung kailangan aralin. Kasi ito yung magiging goal niya as they study at home. Pangalawang tip, maganda po na merong consistent na schedule. So, hindi lang basta schedule. Dapat consistent. So, ibig sabihin, pagtapos ng klase, 12 o'clock, ano ang schedule ng bata pagdating sa bahay? So, kung wari, 1 o'clock ba? 12 to 1, kakain siya. Tapos, 1 to 2, matutulog muna. Tapos, 2 to 3, mag-aaral na. So, bago maglaro ng 3 to 4. Huwag pong kalimutan yung paglalaro kasi reward din po yun, no, pagkatapos ng task. Pangatlo, hindi din natin pwedeng asahan na yung bata bigla lang niyang makukuha. Kailangan yung mismong kapaligiran nire-ready natin para makatulong sa bata maalala anong dapat niyang gawin. Dapat yung area ng pag-aaralan ng bata, dun palagi. Huwag po sa kama, huwag po sa kainan kung maaari. Dapat po sana may maayos na lamesa kung saan may magandang ilaw para maganda din yung pagbasa ng bata at yung kanyang pag-intindi, no? Kasi nakakatulong yon sa kanya. Araw-araw ganun para masanay siya. Huwag kalimutan mag-reward pagkatapos. Pwedeng through praise. Ano, pasalamatin yung bata. Ang galing mo, anak. Natapos mo yung trabaho mo. At dapat specific yung praise. Ano sa ginawa niya ang maganda at magaling. O kaya, reward talaga na, o anak, pwede ka nang maglaro o manood ng TV o pwedeng kaunting social media, pero hindi dapat matagal. So yun yung aking tatlong tips para mag-develop po tayo ng maganda at healthy na study habits sa bahay, makakatulong sa pag-aaral nila sa school.